Good morning. Guys, good morning. On the way po ako ngayon sa palengke ng public market. So bago ka pumasok, meron tayong pa-wash ng hands. Dati-rati ano to, ipupush mo lang yung sa baba. Kaso nasira na ata kasi since matagal na itong na-install dito. So kailangan nilang baguhin. Ayan. So kailangan ka talagang mag-wash ng hands bago pumasok. So ayan na nga guys, ito yung entrance ng aming palengke. Ayan. Ito yung kasi dalawa, dati you can get inside anywhere, but this time around you just have, you know, one entrance and one exit. Ito yung papasok sa karne. Ayan. So dito yung nauna yung mga may gulay sa entrance, and then isda na at saka karne. Ayan. Parang isang grupo lang ito siya guys. So dito, ayan, very short lang ito. Hindi ako nag, baka kasi bawal yung Privacy Act, alam niyo na, diba? So ano ba dito, ito yung manok na binibili ko, wala talagang wings. Ayawan ko, parang wing side or parang arm ng manok, pitro ba tawag to, mas walang wings talaga, para kasi minsan walang laman ng wings, sayang din naman. So kaya ito yung binibili ko. Normally isang kilo at kalahati or approximately mga 200 pesos kasi 150 lang naman yung kilo ng manok. Tsaka nagtatagal siya, nagbo 1 week, nagbo 1 month. Tapos free chop na din guys, pinachop ko siya into adobo cut para madali na lang siyang isaggregate dito sa bahay. And of course dito sa karnihan kay Manong June, suki namin talaga ito guys, matagal na, ever since mabuhay pa si mama. So bili ako ng half kilo na ground pork and then soft bone kasi before pag Sunday nagsasabaw talaga kami. So kaya yun, so masarap din ito yung may sabaw ka every once a week kasi yung manok namin nagsahog yun sa mga gulay. So mura lang to, mga around 60 pesos ata to na soft bone. So dito kami bumibili. And then of course ikot tayo saglit, hanap tayo ng mga isda, of course hanap tayo ng affordable na medyo presko pa. Ito yung tambakan, masarap yun, pero kaso medyo mahal, mga nasa 200 ata yun per kilo. And of course, meron din ako isang suki pa. Ayan, dito ako napadpad sa kanya. Dito ako bumibili madalas ng isda. Kasi never pa ako na-fail. Dito, ayan, masarap yung mga isda. Tsaka, kaso nga lang guys, yung mga isda mahal. Mahal siya compared doon sa karne at saka manok. Tapos madali pa siyang napapanis. And of course, dito nga mga tatlong piraso yung nabili ko. And ano pa ba? So yun, shortcut tayo. Ito naman yung mga gata, tsaka may gulay, at tsaka may mga prutas. Ito yung suki ko dyan. Yan yung naka-block. Ayan, suki namin yan sa pagbili ng mga coconut milk. Dyan sa harap guys, sa harap niya yung may blue, puro yan siya mga kainan, kumbaga karinderia. And then papasok na tayo ulit dito. Dito naman yung nagkukumpulan ang mga gulay. Dito yung mahal, medyo mahal yung mga gulay nila dito kasi may pwesto sila. So ako, kapag nandito ako sa Mindal Public Market, doon ako bumibili sa mga tapok-tapok. Alam mo yung mga walang pwesto, yung mga traveler lang na mga nagbebenta kasi medyo affordable yung mga tinda nila. But still, affordable doon sa Bangkeruhan Wet Market kasi nga naman, third party, parang binibili nila ito at nire-resell na lang ito. Kaya medyo mahal na din. So dito ako, wala silang pwesto, meron lang silang parang umbrella. Ayan, so mas mura dito guys. Ayan. And of course, bumili din ako ng tocino. Ayan, sarap to. Nagre-resell din ako, so di ko na lang sabihin sa inyo magkano to. Ayan. So on the way ako, bibili ng itlog. Suki ko din ito, mura na, tapos fresh yung mga egg dito kasi there was a time na bumili ako sa ibang tindahan, pagbiyak ko ng egg basag agad yung yellow. So yun. At ito naman,
dito naman ako pumunta sa aking suki ng mga biscuit. Ayan, Biscuit Pan, Dude's Bakery. Ayan, dito yung mga outlet, retail outlet ng bakery nila. So, murang-mura lang yun, guys. Tag 5 pesos lang per pack. So, kita nyo na. And then, of course, dumaan ako sa HB1 kasi bumili ako ng earbuds at saka mayonnaise at saka milk kasi may binigay sa amin na macaroni. Sayang din naman. So, paglabas ko, ito yung exit naman. Dalawang exit dito, guys. Ito na yung sa buong market na. Pero sa looban talaga, iba din yun. Plan dito talaga ako, guys, no, kasi grabe. Kasi si Mama before, marami din kaming halaman. Kaso nung pagkamatay ni Mama, nawala na yung iba. And then right now, you know, I'm taking it over dahan-dahan. Tapos yung mga tanim na nasa paso, medyo mahal. May tanim din na wala pa sa paso. Of course, depende na yan sa inyo kung mabubuhay or green thumb. Katulad niyan, yan kay ate. Pag green thumb ka, yun mabili mo kasi mura lang. May 10 pesos, 20 pesos. Pag may nasa paso naman, 150, mahal yun. Ayan. So, dito ako ulit bumalik sa may... Ito yung na-close na entrance. Bili ako ng Whiskas kasi nakalimutan kong bilhin kanina. Kawawa naman yung mga pusa ko. So, inawag ko na lang yung may-ari. And then, of course, sumakay ako ng tricycle. Dito ako dumaan, guys, kasi I was thinking na pwede ako mag-jeep kasi mura lang kung mag-jeep. 10 pesos, tapos papasok sa amin another 10 pesos. So, that's 20. Pag mag-tricycle ka kasi, galing sa looban ng public market, 30 pesos yun. So, you know, madiskarte tayo. So, ayan, nagbo-voice over ako ngayon kasi nga, mahina ang aking boses. So, ayan na guys, tapos na nga tayo malingke. At may tumawag kanina. So, kaya magulo itong kusina. Ito yung mga Tupperware. Ito yung mga Tupperware sa mga plastics. Hiniwalay talaga ang plastic sa Tupperware. So, himayin natin ang ating mga karne. Ayan, ito yung ground pork, ito yung soft bone, and then meron pa tayong manok dito. So, ayan, dumita. Ganun pala dito. I-arrange, ilalagay sa super Tupperware para pag magluluto na tayo, guys. Kunyari, matigas na. So, para ito, matigas na yung laman nito. So, ito lang yun. Paanohin natin. Tsaka, budgeted na yan. Ayan. Hi guys! Ayan, thank you so much for watching. So, ito na nga guys, ito na yung ating mga Tupperware. Ihahanda na natin para mag-segregate na tayo ng karne for the week. So, kasi nga, before, every Sunday yung ating palengke mode. But this time, due to pandemic, close ang ating palengke pag Sunday. So, nagiging Monday ang ating palengke modes. Ayan, magtitipid tayo. I mean, ginagawa na namin ito even before nung buhay pa si Mama na kasi lang dati kay Mama ano lang hindi niya pinapagamit yung Tupperware pag ano lang pag may okasyon. Pero nung ako na namahala ng bahay, yun lahat naka Tupperware kasi masama din yung cellophane. Ilalagay mo yung karne, ilagay mo sa freezer, so masama din yun siya. So may mga side effect daw yung ano karne or what not. So yung gumagamit tayo ng Tupperware at saka hinihiwalay natin yung mga plastic na nandoon pag meron tayong mga sobrang pinamalengke. So ayan na nga guys. So patapusin ko lang to and then tapos na tayo sa ating pamalengke for 1 week and then mag-i-edit na tayo ng video. Ayan. So sa mga bago pa lang sa aking channel, do not forget to like, subscribe, and hit that notification bell so that you will be updated in our latest video and live streaming. So ayan guys, so share nyo naman ang inyong best practice or best tipid mode sa pamamalengke. Ayan. So, yun na, dahil nga, ano, na less na yung mga workload natin, so less na din yung sahod, so kailangan talaga natin mag-extra tipid. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoy sa aking pamamalengke kanina. Very quick lang kasi parang baka bawal yung mag-video-video sa loob ng palengke. So, yun. Yun lang. Thank you so much. And again, do not forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa aking video and live streaming. So,
Dinalang kutub, hanggang sa sunod higayon. Kita kids. Bye!